Hello guys, welcome back to my channel, indayboiser, yabag channel, and beatboiser channel. Hello, please subscribe and like, and then yung pindutin nyo lang po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga ginagawa na kayabagan sa buhay. So yan, maraming salamat. So kung nagustuhan nyo, i-share nyo na rin. Yan, hello, good evening guys. Welcome back to my channel, indayboiser, yabag channel, and beatboiser channel. So guys, ito na naman. Ito yung ginagawa gabi-gabi. So, ayan. Panoorin nyo ako kung ano ang routine ko. Every night naman ito. So, ito naman yung ginagawa. So, tapos na. Yan, tapos na ako naligo. So, ito na. Panoorin nyo ako kung ano mga ginagawa ko bago matulog. So, ito pagkaligo ko. So, nag-exercise na si Lulu doon kasama yung anak niya na panganay na lalaki. So, habang naliligo ako, nag-exercise sila. So, yan guys. Welcome back. Welcome back. Kaninang umaga, yung routine ko kaninang umaga, siguro meron namang nakakapanood sa inyo yun. So, ito ang inyong Inday Yabag channel and beatboiser channel. So guys, hello. So ito lang yung routine ko. Maglagay lang ako ng lip gloss or lip shiner dahil para hindi mangbabakbak ng aking lips. So yan, nakaligo na ako. Hindi pa natatapos dito ang aking trabaho at ititirapi ko pa po si Lolo. Pagkatapos therapy, magpahinga lang saglit. Ay, anong oras na ba? Oh, 9:30. 9:30 kuan ko siya ng sugar niya, dugo. Kuan ko siya ng dugo. Tapos, injectionan ko siya ng insulin. So, yun. Ayun talaga ang ano ko, yung trabaho ko sa gabi na. Pagkatapos ko sila mapakain, naglilinis ako ulit sa kusina, tapos pagkatapos inayos ko yung basura, tapos maligo ako, tapos ayun, pagkatapos maligo, painumin ko ng gamot, tapos ma-exercise si Lolo. So yun lang, babalik-balik ang ginagawa. Ayan, tinatanong ako kung pwede daw ako, kung lalabas ba ito talaga ako. So, lalabas ako. So, tinatanong ako. So, yan guys. Pahinga lang si Lolo dahil pagod. Sumaraan sa exercise nila sa gabi. Dahil kanina, nag-exercise din sila sa iyang trainer. Ayan guys. Ito tapos. Ayan, nakapaglagay na ako ng mga ginagawa ko. Ito. Yung ginagawa ko sa araw-araw, ito yung nilalagay ko sa gabi. Asan ba yun? So, ito sa gabi. Una, ito pala, iskinol. Tapos, ito. Sunod, ito para sa tagyawat. Ito para sa tagyawat. Yan. Tapos, ito naman, yan yung binababad. Ito yung binababad na ito. So, ito naman para sa eye bag. Ayan, so marami. hindi pala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala lahat. 5, hindi din. 6 pala, 6. Kasi naghuhugas tayo. Ito yung panghuhugas. Ito pala, panghilamos. Yan, ito, sabon panghilamos. Tapos, iskinol. Tapos, yung i-spray sa mukha. Tapos, ito para sa eye bag. Tapos, ito na yung pangbabad niya. At ito naman ang para sa tagyawat. So, yun yun. Araw ay gabi-gabi. Ang nilalagay natin is 6. 6 siya lahat. Ganon din sa umaga. 6 din. Marami pa tayong pwedeng malalaman
i-reveal ko ang aking life dito. So yun, medyo ano ako, medyo matamlay at malungkot na dahil pagod na nga, lubat na si Inday. Kasi simula ng alas 6 hanggang alao ng work. Tapos gigising ng alas 2, tapos alas 2 hanggang ganitong oras, 9:30. Tuloy-tuloy yun, walang pahinga. Kapahinga lang ka lang alas 2, isang oras lang, alao ng alao. Una hanggang alas 2 lang talaga ang pahinga. Tuloy-tuloy yun. Kasi sa umaga naman, kit pa paano. Dahil ako lang naman mag-isa. Pero hinahabol ko pa din matatapos yung trabaho ko bago sila dumating. Kaya, ayan. So, nagbibideo, nagbablog ako. Minsan nag-i-edit ako or nag-upload ako sa YouTube or nag-i-tiktok ako. Dahil ako lang mag-isa sa umaga. Yun yung time na meron akong freedom dahil mag-isa lang. Pero hindi palagi yun ha. Minsan kasi may kasama ako, lalo na pag Sabado Linggo nandito yan sila lahat. Hindi ako makaano yan. Hindi talaga. Dahil nahihiya ako dahil nandito sila lahat. So yan. So dito sa bahay, ang ginagawa ko, kaya ako busy dahil apat sila na inaasikaso ko dahil morning, bago sila umalis, papakainin at nagpe-prepare ako ng mapagkain para sa kanila. Sa gabi din, ganun. Ganun din ang ginagawa. Sa tanghali, medyo relax. Pero pag sa gabi, ganun ang ginagawa ko. Ayun, mas maraming trabaho dahil ang dami-daming hibasan. Ganun. So, alam yung kamay ko, parang ano na. Tapos, pag Sabado Linggo pa, minsan punta pa kami sa farm. Tulong ako nun magpakain ng manok. Tulong ako magpakain ng manok na 14 pieces of chicken. Doon namin kinukuha yung itlog na araw-araw na kinakain namin. Tapos nag-harvest ako minsan ng prutas. Gulay prutas. Tapos nagdibilig ako ng halaman. So, kung ang init talaga, grabe ang init. So yun, nag-i-enjoy naman ako kasi alam mo yung gusto ko rin yun matuto kung paano mag-alaga ng farm dahil kukunin ko na si Lolo. Sorry, kukunin ko na siya dahil magmamasans na ako. Pantulog na ako eh. Ititirapi ko muna siya saglit na natirabi ni Lolo. So, yun. Tsaka may sa tiyan para makadumi siya kinabukas. So, para makadumi siya kinabukasan, kaya sa tiyan, kailangan talagang mamasad siya sa tiyan. Tapos, yun. Yung kamay, paa, exercise kunti. Yun. Yun talaga ang routine kay Lulo. So, yan. Ano pa ba ang dapat yung malaman? So, yun. Wala pa si Lola. Nasa labas pa. So, nakagawa na ako ng tea. Ayan. Nakangin na ang ating alalain. Kailangan alalain ka. Ayan. Ayan. Ititirapi ko na siya. So, yun. Ayan, welcome back to my channel. Wait, wait, so yung bang siyang line eh. Ayan. Bibihisan ko lang siya. Bibihisan ko siya ng diaper. Ayan ko sa siya. Nagtutulong. Bago yung diaper. Ang buhay OFW talaga. Ayan, bibihis ako ng diaper ni Lolo. Tunay? I can charge it.
Ayan, si lolo ko. Ayan. Kung hi. Hi. So, ayan. Ititirapi ko na siya. So, ititirapi ko na siya. Kasi hindi makaangat yung kamay. Ayan. So, ayan. Kailangan ko lang madudurog-durog yung sa kamay niya. Nasense ko si mama. Araw-araw yung ginagawa ko. Yan. Against the light pala. Ayan. Tinitirapi ko siya. Yan. Bana kasi ako sa mama ko. Ang mama ko kasi hilot midwife yun eh. Pero parang malilim. Re-ready ko yung aircon. Kasi mainit eh. So, ayan. Nakikita nyo naman siguro ako dito kung nawasan scale load. Ayan. May CCTV ako dito. Makikita yung ginagawa. Prepare ko lang yung kailangan ni Lolo. So, kailangan niya. Kukuhaan natin siya ng dugo. Ayan. Lalagay tayo ng krayom. Lalagay tayo ng krayom. So, ready na. Kukuhaan natin siya ng dugo. Atong kiwa. Dito naman. Dahil yung iba. Kaya. Nakuha na natin siya ng dugo. So, lang tayo. Ano na taas? Yan pa iso tumataas. So, i-injectionan natin siya maya-maya. So, naka-ready na din to. Inject natin yung insulin. Ayan. Going tayo sa pag-masad sa chan niya. So, imamasad ko siya sa chan niya para bukas kinabukasan. Maganda ang daloy na kanyang dumi. So, ayan. Diyan lang kayo. Abangan nyo ako.
bantayan nyo kung ano mga pinagagawa ko sa buhay. Yan ang ginagawa ko. Ako, tapos na siyang nakuhaan ng dugo. So, yan. Massage na natin yung chan niya. So, ang pag-massage nito sa chan, kung saan yung ikot yung relo doon tayo kasi para dadalo yung dumi-dumi. Patutok sa akin yung CCTV. So, dito naman tayo sa paa. Sa paa naman tayo. So, kunting masas lang kasi namasas naman siya kanina. Meron lang akong record. Kasi nakikita tayo sa CCTV. Ibuhayin lang natin yung mga ugat-ugat niya. Mga naka-stack up naman. Yung hindi magandang dumaloy ng mga dugo sa katawan. So, yun lang ang bibirahin na. So, yan. Ang laki ng braso ko. Huwag nyo nang imamain yung braso ko dahil talagang macho ako. Yan, ganun lang. Ganun lang. Lang yung ginagawa ko dito sa Taiwan. Ganyan lang. Ikot-ikot na lang sa ngayon. Kumuta na natin siya kasi para hindi mo lang yun. Sulit lang yun. So, ang gagawin ko naman ngayon ay mag-report. Magre-report ako. Yan yung gagawin ko ngayon is magre-report. Yan. Ito naman ngayon ay bulpi naman hawak natin. So, i-report natin yung chinik kanina ko. Tignan yung dugo na kuan sa kanya. So, report to. So, yun. Okay na siya na nakahiga na. Nakahiga na siya. So, matutulog na siya. Saglit lang yun. Tapos, ayun. Magpapatay na ako ng ilaw dahil tapos na ako ngayon sa trabaho. So, thank you. Thank you for your watching this is your indayboiser yabag channel and bitboiser channel. So guys, maraming salamat sa inyong pagpapanood. So abangan nyo ang next vlog natin. So ito yung buhay OFW as caregiver here in Taiwan. So nandito tayo sa Pintong Taiwan. Dito lang kami sa tapat ng Pintong Hospital. So yan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. A shout out dyan sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin. Ayan, sa aking mga anak, kapatid. Sumusuporta sa akin. Although hindi ko naman hinabog yung pagtaas ng aking subscribers dahil talagang tanggap ko namang hindi tumataas ang aking subscribers. So, ayan lang. So, ito lang yung libangan ni Inday Boy Sir Yubang na mag-video lang para ipaalam sa inyo kung ano ang takbo araw-araw ni Inday dito sa Taiwan. Ito yung buhay Taiwan. So maraming salamat and then good night sa inyong lahat. Good night. So yun, lalabas ako sa Sunday. Yan, maraming salamat. So yung hindi pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo, mag-like, ayayo at mag